Magandang 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 araw si mga kalaga. Muli, ako nga po pala si Franz. Welcome to my channel, Chok Sabi. So in today's vlog mga kalaga, ay pupunta tayo kay Sir Romel upang kunin yung pamasko niya. No? Actually, maagang pamasko yun. Pero late na natin makuha dahil busy tayo at saka wala available na mapagsakyan para kunin yung setup. Yung kukunin natin mga kalaga is 48x18x18 na aquarium setup, no? For good for goldfish grooming. So before tayo pupunta doon, babaklasin na natin to, kunin natin yung mga alagang isda, ilipat natin dito sa ref tub natin na setup dahil ibibigay natin tong aquarium stand at saka itong sump filter natin na 36x12x12 na may 4 chamber. So ibibigay din natin yan, give and take lang mga kalaga, no? At hindi lang yung ang binigay sa ating mga kalaga, kundi sinali pa tayo ni Sir Romel sa Chubby 6, no? So siya yung nag-sponsor sa atin ng entry fee na 2,500 pesos. Once again, maraming salamat Sir Romel. So ayun, before tayo magpunta doon, so kunin muna natin yung mga alagang isda natin, lipat natin dito, then kunin natin ang mga filter medias at syempre konting linis. So ayun mga kalaga, so let's G! Off muna natin tong submersible pump. Ito mga kalaga, meron tayong lagayan sa ating mga isda. So, hulihin muna natin. Gusto ko sana yung content na gagawin ko is ano yung kaibahan kung igugroom natin yung rancho sa mataas na tubig and sa mababaw na tubig at saka yung space din. So, kailangan ko ng time nun para magawa ko yun. Within in 1 month lang sana kung may pagbabago ba, may improvement ba sa alagang isda. With the same diet, tapos water change daily, ganun. Pero ang pagkaiba lang is yung lagayan. Meron akong full white dito mga kalaga, no? Sayang lang kasi may damage na, pero okay naman. Good. Mukhang na-over lang yung curve niya. Tsaka meron tayong red white dito, dalawang red white. Tsaka meron tayong angel fish. Lang kunin na natin. So ito na mga kalaga, tapos natin makuha, lipat na natin. Ang paglipat natin mga kalaga, so matagal yung acclimation natin kasi napakainit ang tubig dito, unlike dito kasi iba talaga yung pag sa ref tub, no? Siguro sa kapal ng ganito. Ayan, matagal siya mag-adapt ng temperature ng tubig. Ayan, no? Napakalamig dito. Then, dito mainit. So, matagal talaga yung pag-acclimate natin. Ating mga alagang isda. Oops! Yun. So, dyan muna sila lahat mga kaalaga. Kunin muna natin to. Yung mga ratio natin, mga yan, lagay muna natin dito, then kunin natin to dito, yan, dyan yung tubo dito papunta dito sa ating sump filter. So para madali tayo matapos mga kalaga, para sa pagbawas ng tubig, kukunin natin yung tubo, tapos nilagay ko na din doon papunta yung outlet para sa tubig. Kukunin natin tong tubo. Tingnan nyo kung ano yung mangyayari. Yun. Nagsisimula na bumaba yung tubig. Then, napakalakas. Yun yung sabi ko na palabas yung tubig natin. So, ang gagawin ko naman dito is yung pump natin palabas natin para yung pag tapon ng tubig naman, yung outlet niya palabas doon. So ganito yan, saksak natin dito yan,
Then, kaboom! Yun lang kadali. Ganyan yung diskarte ng mga tamad, mga kaalaga. Work smarter, not work harder. Ganun. Ang ganda nitong tubo natin, mga kalago. Ang kapal ng lumot. You know? Pansin nyo? Yan, napakaganda, no? Ayun, mga kaalaga, hanggang doon lang yung kaya niya na kunin, bawasan. So, tayo na bahala sa sobra na tubig. Then, dito na lang. Balik lang ako, mga kaalaga, no? Kapag tapos ko na lahat ito na nalinisan. Ayan. A few moments later. Ayun na, mga kaalaga, tapos natin nakuha yung mga filter medias, nabaklas natin, pati yung aquarium natin. So, nandito yung aquarium natin, mga kaalaga, yun yung mga filter medias natin. So, ayan na, nalinisan ko na yan, okay na yan. So, ready to deliver na yan bukas. Kunin natin yung setup. So, ayun na, mga kaalaga, balik tayo bukas. Magandang araw sa mga kaalaga. So, today, i-deliver na natin yung aquarium stand at saka yung sump filter, no, kay Sir Romel. So, pahinga na dito, mga kaalaga. So, hindi na natin patagalin. Let's G! So, ayan na yung aquarium stand and sump filter, mga kaalaga. So, ready to deliver na yan. So, let's G! Meanwhile. So, ayan, mga kaalaga, dito tayo sa area ni Sir. Ayan yung mga tank niya, no? Napakarami. So, goldfish to lahat dito, mga kaalaga. Then, napakalaki ng mga tank. Nangliliit yung setup natin dito na aquarium stand at saka sump filter. Then, dito, mga kaalaga, may mga goldfish yan, no? Na napakalaki. Tingnan nyo yung kamay ko. So, nagka-SBD. Yan, dalawa yan sila, mga kaalaga. Dahil yan sa live foods, no? Grabe yung pagpakain ni Sir Romel ng chubby. Pero yung iba, napaka-goods. Yan. So, pati doon. Lahat to dito is mga grow out. Yan. Hindi lang natin as in nakikita. Pero maganda yan. Then, may bakante pa dyan. Tapos dito. Yan. Yan, no? Tingnan nyo, napakalaki, mga kaalaga. Mga tiger. Then dito, ayan, napakalalim. 24 yung lalim, mga kaalaga. Tapos isa lang yung isda, no? Ganyan talaga mag-groom si Sir, no? Isda, isda. Tapos 48x18x24. Napakalaki. Then meron din dyan. Tapos viewing tank niya, mga kaalaga. Binigay ni Sir na pamasko, no? Yan, so may sump filter yan dyan. Then may 24x12 na dalawa. Talaga napakabait ni Sir, no? May piso pa dito. Then ito yung aquarium na 48x18x18. Then yung stand niya, so sobrang bait ni Sir. Yan yung binigay sa atin, tapos binigyan pa tayo ng panggas boundary ng top down. So napakaganda ng top down ng mga kaalaga kasi hindi siya pa itaas yung pag-open. Side view lang, ganun. So, ayun, tapos na. So, punta na kami. Bye-bye, Chihuahua. Ang cute, mga kaalaga. So, ayun na, mga kaalaga. Punta na kami, no? A few moments later. Kakarating lang namin. So, i-arrange ko muna to dyan. Then, balik tayo. Meanwhile. So, ayun, mga kaalaga, na ibaba na nga natin dito. Wala na yung top down. So, nandito na yung setup natin. Ayan. So, nandito yung aquarium stand. Tsaka yung styro. Ayan. Then ito yung aquarium natin, mga kaalaga, as in napakalaki. Tapos nandito yung 24x12x12 natin ng mga aquarium na binigay din ni Sir. Yun, maraming salamat talaga, Sir. Ito, sa another vlog na naman ito pala, mga kaalaga, restoration sa ating aquarium setup. Gagawin nating under sump, no, itong setup na ito. So yan, may babaguhin tayo dito kasi gumagalaw ito, na crack na yan, no, kapag pag may tubig, gumagalaw na. So, lagyan natin ng brace dyan ulit. Then, meron din pala tayong apple snail, mga kaalaga. Napakalaki. Yan, o. Kukunin natin itong, ano natin, patungan ng sump filter, no? Na bottom sump. Yan. So, ay, bottom sump. Sa taas na sump. So, kukunin natin ito. Ayan. Then, pipinturahan natin ito ulit. Kasi wala yung pintura. Then, dito, as in, babaklasin ko ito. Talagang babaguhin ko kasi 48
20 yung lapad ito, 20 yung lapad ng ano, ng aquarium. So ang available ko na aquarium is 48 by 18. So ayun lang mga kalaga, no, kita-kits sa next vlog, dahil busy kami ngayon dahil New Year. So ayun lang mga kalaga, so kita-kits sa next vlog.